Mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nakiusap kay ex-Marine Captain Nicanor Faeldon na wag nang ituloy ang paglalayag sana ng grupo niya sa pinagtatalunang Panatag o Scarborough Shoal. Napakiusapan naman si Faeldon pero patuloy niyang giit, wala raw siyang balak na palalain ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. My report, si Cedric Castillo. Bandang alas 10 ng umaga sa pantalang ito sa Masinloc, Zambales, nagsimula ng ikarga sa 2 nakadaong na bangka ang mga supply para sa 2 hanggang 3 araw na paglalayag sa Panatag o Scarborough Shoal ng grupo ni dating Marine Captain Nicanor Faeldon. Unang nakilala si Faeldon nang sumama ito sa coup attempt noong 2003 laban sa Administrasyong Arroyo. Pero nilinaw ni Faeldon, tutungo sila sa Panatag bilang mga simpleng mamamayan. We are talking about peace here. In fact, pag makarating tayo doon, papayagan tayo makarating doon, we want them to join us. Take our lunch, eat our dinners together, walang problema yun. Nito lang Miyerkules, parehong ipinatupad ng China at Pilipinas ang fishing ban sa palibot ng Panatag Shoal. Sa kabila nito, kumpiyansa si Faeldon na hindi makakagatong sa namuong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ang kanilang paglalayag. Make the Philippine government feel the support of the entire nation. Yun yung purpose ng paglalayag. Sa gitna ng panayam ng media, biglang dumating ang ilang miyembro ng Philippine Army. Kasi right niya naman yon, but we clarify lang purpose. Habang tumatakbo ang oras, naging palaisipan sa mga naroon kung matutuloy pa ang biyahe ng grupo ni Faeldon. Hanggang sa mamataan namin ang ex-marine na may kausap sa cellphone. Nang muli siyang humarap sa media, nabigyang linaw kung ano ang kahantungan ng kanilang pinagplanuhan at kung sino ang nakausap ni Faeldon sa cellphone. I received a call from the president requesting for the postponement of this voyage. He requested that he believes postponement of this activity may do better for the resolution of this dispute. Yes, I can confirm that. The president indeed did speak to Mr. Faeldon and had asked him to reconsider his plan of going to Panatag Shoal. Because primarily it would not be of any, it might be construed in a negative way. Itong nasa kaliwa at itong kinatatayuan ko ang mga bangka sana na gagamitin ng grupo ni ex-Captain Faeldon papunta sa Scarborough Shoal. Ang maximum capacity load nito ay 6 tonelada bawat isang bangka at tumatakbo ng hanggang 15 hours papunta sa Scarborough Shoal one way. Kahit papano, nangihinayang daw ang grupo nila Faeldon dahil bayad na at arkilado na itong mga bangka at naudlot nga ang biyahe. Pero nilinaw ni Faeldon na ang pinambayad daw nila dito ay puro mga donasyon. Humigit kumulang 1 buwan daw ang pagpaplanong ginawa para sa naudlot na paglalayag. Walang linaw kung kailan sila matutuloy. Pero sa ngalan ng pagkakaisa, mas mahalaga raw ngayon na sumunod sa pinuno ng bansa. Mula rito sa Masinloc, Zambales, Cedric Castillo, GMA News.